sa pagingin ng Awa sa Panginoon, itinalaan natin ito lahat sa Mahanda Virgen Maria ng Kaisasay, at ang ating pagtalo dito ay napakalaking kahalagahan ito sa ating buhay pananampalataya, na tayo ay lahat tinatawag ni Mama Mary na lumapit sa kanyang anak na si Jesus. At ating pag-isangin, ating mga pagparasan, pakinggan ng Diyos ang ating mga pananalangin, prayer petitions natin para sa pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay, yung inyong mga pamilya na may sakit at isang pananalangin, na sana sila yung baling na sa lahat ng madaling pamahalan. At sa anak ng buhay ng ating pamilya na maging bata at ang mga bata, ang inyong apo, anak, sana sila yung matapos ng pamahalan. Marami tayong hinihiling sa Diyos para sa pamilya natin. At ganoon din ang inyong paglilingkod dahil higit sa simbahan ng Diyosese ng Sampa. Nawa sa pamamagitan ng pagdalo ninyo sa damamanan ng Mahal na Birhen ng Kaisasay. Lalo natin dalhin sa ating mga natutuwa ng mga kabataan dapat ipinapapat ang aral ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Yan ang ating hiligin sa Panginoon, na huwag tayong masisiraan ng buo, huwag tayong umawala ng pag-asa, at malakas na lang ang ating katawan para tayo makapagtuo, makalakas sa din ang ating spirito para tayo makapagtuo at ang ating ituturo ay ang salita ng Diyos sa mga bata at sa mga kabataan. Dala-dala natin ang salita ng Diyos at yan ang ating lakas, ang ating kapangyarihan, ang ating pag-asa na magbibigisa ng kapagyarihan sa pagkailan at sa mga tao ang ipinigilin mo. Kaya ngayon ay magpapapapa tayo sa harap ng Diyos at madami tayo naging kasalanan ito ng tanong panahon. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Linisin nawa ng Diyos ang ating isip. Linisin nawa ng Diyos ang ating mga puso sa ating pag-amin at paghingi ng tawad sa Panginoon. Sa ngayon ng mga kaibigan. Subay-subay, inaamin ko sa mga kaibigan ng Diyos at sa iyong mga kapatid. Nalubha ako nagkasala sa isip, sa lita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko ang sa lahat ng mga kailangan at sa inyong mga kapatid na ako'y ilanahin sa Panginoon. Kamang tayo ng pagpangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa mga nagawa natin na sinanan para patubayan tayo sa buhay na wala na. Sa aming ugali at asa sa pamamagitan
ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ibayan mo ang mga inasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng tatlong araw kung lalagayin mo pagkas. Siya ay pumasok sa iyo. Pagkaraan ng mga ako maglalagay, pagkas niya ang binahayan. Naniwala ang mga tagaroon sa kaya na ito mula sa Diyos. Kaya nagtayon sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtaypod sa kanilang kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng barabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At pinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga ayuno. Walang kakain isa man, wala rin iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim ng manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisiya ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at kalindan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraan ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang masya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtayod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang pagunang sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba, pusong taba. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba, pusong taba. Ako'y kaawaan, umahal mong Diyos, sa ayon sa iyong kagandahan mo. Mga kasalanan ko'y iyong ayon din sa iyo, pag-ibig sa akin. Diyos ko, sinigaw sana ang aking karumahan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong dinanggap, pakumbaba, pusong taba. Isang pusong taba sa aking ligayin, bigyan mo, O Diyos, ng bagong dagdagin. Sa iyong harapan, huwag ako malisin. Ang Espiritu mo ang papagaliin. Diyos ko, iyong pinanggap, pakumbaba, pusong taba. Hindi mo na nais ang mga pagkakyo. Sa hain sinunod, di ka nalungkot. Ang halun ko, O Diyos, nagkarapagdaka, ay ang pakumbaba, pusong mapagdaka. Diyos ko, iyong pinanggap, pakumbaba, pusong taba. Subalit walang ipapakita sa kanila ng iba sa paraglandaan, ini na
kinalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatalbaan si Jonas ang taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatalbaan ang lahat ito. Ang lahat tao, kalanan ng tao. Sa araw ng pag-uubog, titignig ang mga ng timang labad sa lahat ito. At sa tinatulad niya ng kapurusahan, sabagat nanggagi siya sa dulo ng daigdig upang panigdan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, higit na nihama kay Solomon na ang narito. Sa araw ng pag-uubog, ay titignig ang matagaligibin labad sa lahat ito. At tinatulad ng kapurusahan, sabagat nagsisisira tayo sa pangarap ng Jonas. Ngunit hindi na dihama kay Jonas ang namin ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon Jesus. Magandang umaga sa inyo lahat. Pinabati ang District 1 Catechism ng Diocese of San Pablo. Sa inyo lahat, aking pagbabati at para sa inyong priest coordinator or sorry, priest director sa Father Jesse ang namamahala ko sa inyo at sa Sister Edna. Maraming salamat sa paglalo niyo dito sa simbahan ng Our Lady of Jesus sa inyo at kaliwan ng mga panalangin ay mapakinggan ng Mama Mary at ano tayo ng lumabas ay magkaroon ng pinuluhan yung ating pag-inigod sa mga bata at sa mga kabataan bilang isang katekista. Kaya nila ang maging katekista ang bakas ng mga lugar na mahirap magtahan sa mga schools, papangka, mahirap. Pero lahat ng ito ay tiniyaman ng sa Diyos at nangyayon ko para sa pagpapakundal ng kabanalan ng pamamanan ng palataya. At iniaalin din natin ito para sa pamilya din mo o natin dahil gusto natin pag tayo nating ingot ay mapapakitin din naman ng mga bata, ng pamilya, ninyo at ginagawa niyo ito hindi na lang para sa sakitin ninyo kundi para sa mga mahal sa buhay dahil gusto na sila ng pag-alayan ng sakripisyo, pag-alayan ng mga pagbibigis ninyo. Dahil ang pag-alayan ng sakripisyo at pagbibigis ay napakalaking tanda ng pag-ibig sa Diyos, ng pagbibigay ng sarili. At yung gusto na dilemma nito ay ito ay tungkol mga kapatid ko sa pananampalataya sa pinamamagitan na naging buhay ni kung paano tinawag si Propeta Jonas. At yung binabanggit dito sa sentyo, anong sabi nito? Ang sabi nito, walang ipakikita maliban sa kalatandaan inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Yan ang binabanggit dito sa Gospel. Alam niyo, kaya naghahanap ang mga tao ng palatandaan mula sa langit dahil hindi sila naniniwala at hindi nila kayang tanggapin si Jesus. Yun naman talagang dahilan. Kaya naman ginawa ng Diyos ginawa ng Diyos ng isang palatandaan ang nangyari kay Jonas na milagro na kapabalaghan dahil si Jonas ayaw niyang pumunta sa Ninive para mangaral. Pero ginawa ng Diyos na makarating siya ng Ninive para siya ay magdala sa Ninive ng mabuting balita. At anong ginawa? Paano siya makarating sa Ninive? Nilunok si Jonas ng isang balena. Pero hindi siya kinain para dalhin lamang si
propeta mo na si Jonas sa Nineve at buong makapangahan. Wala na lawa si Jonas dahil naroon siya sa bibig ng napakalaking isla. At talagang hindi na siya doon. Wala din naman na wala din naman nangyari sa kanyang sangha dahil siya yung protektado ng malaking isla niya. Narating niya yung lugar. At kung iniluwas niya